At so yun, what's up mga boss? Welcome back po muli sa ating YouTube channel, Julay Ems. At syempre, so for this episode mga boss, gagawa na naman tayo at mag-share ng isang tutorial video. Syempre, especially para sa ating mga beloved na beginners sa construction work. So dito sa episode na to mga boss, i-share namin sa inyo kung paano yung aming pag-install ng tiles. At yung preparation namin, at yung mga gamit na ginagamit namin mga boss, syempre. At ituturo ko rin sa inyo mga boss, i-share sa inyo kung paano yung tamang pag-layout ng tiles at saan nga ba kinukuha ang mga bawat layout ng mga area natin itatime. So tara mga boss, so panoodin yung video na to at samahan nyo ako. At so yan mga boss, so syempre, so bago tayo mag-umpisa ng work, so kailangan natin sa ating tiles installation yung ganito mga gamit. So unang-una mga boss, syempre kailangan natin ng kutsara, isang maliit, isang malaki. So ito ginagamit ko ito mga boss dito sa adhesive. At ito namang malaki at saka itong ating rodelang bakal na may ngipin mga boss, ito yung gagamitin natin pang supply. And then ito yung sa ating halo. Syempre kailangan natin ng level bar, grinder, at mga rubber mallet, martilyo, tanse, iskwala, metro, concrete nail, at especially dito sa ating tile labeling system na galing kay Lazada at Shopee. So yan yung mga gamit na kailangan nating gamitin. At syempre naman pagdating naman dun sa ating setting mga boss, ang kailangan naman natin ay ito. Kailangan natin mga boss ng adhesive, ABC adhesive o kahit anong adhesive mga boss, and then nalagyan natin ng tubig. At syempre lalagyan natin yan ng ating ready fix. So itong ready fix mga boss, ito yung ginagamit natin, dagdag additives at syempre para mas tumibay at kumapit na mabuti yung ating mga tiles at syempre yung ating setting. So makakapagkabit tayo ng mas matibay na tiles at may iwasan natin yung mga kapak. At so syempre mga boss ito, so ito yung gagamitin natin na setting. So itong setting natin mga boss, ito yung tinatawag na sand base. So ito yung pinaghalong binistay na buhangin at semento. So bali ang setting na gagamitin natin dito mga boss is yung wet pack lang. So hindi tayo gagamit mo dry pack. So ayan mga boss, ang ratio niya is 1:4, 4 na buhangin sa isang sakong semento. At syempre kasama natin sa pag-install ng tiles si Kuya Mark at si Kuya Revin. So ayan yung ating mga makakasama dito. At so yan mga boss, so ito na yung ating layout ng tiles. So bali dito sa second floor mga boss, yung layout na pinagkuhanan natin ay galing dito sa ating hamba. So syempre bago yan mga boss, so ang una natin munang gagawin mga boss, syempre kailangan muna nating mag-level. So bali yung level natin mga boss, dito manggagaling sa top ng hamba. So bali dito mga boss, sa loob, ito yung basyada na tinatawag. So ngayon mga boss, ibababa natin yan ng 210 cm. Dahil 210 cm yung standard na sukat ng ating pintuan. Ngayon naman mga boss, magbibigay tayo ng 1 cm na allowance para yung pinto natin eh hindi sumaya doon sa ating tile. So bali ang total niyan mga boss ay 211 cm. Top finish nitong ating tiles. Ibabaw na yun mga bossing. And then ngayon naman, next step na gagawin natin mga boss, yung level na kinuha natin dyan, papaikot lang natin papunta doon. So ngayon, ang ginawa natin mga boss, para hindi naman tayo mahirap kung mag-level, so galing dito sa 211 cm, pwede kayong mag-angat dyan ng sukat na gusto nyo. Mga boss, depende sa inyo para makapag-level lang tayo ng maayos. Dahil kung doon tayo mag-level ng level hose, mga boss, ay mahihirapan tayo. So ito, inangat lang namin ng 1 meter. So ngayon mga boss, itong level na to mga boss, dinala ko doon sa kabilang side, doon sa kabilang dulo. So ngayon, ang inilevel ko lang mga boss, itong magkabilang corner. So ayan. So ngayon mga boss, ang gagawin natin pag nilevel natin yan, ibababa natin yan ng 1 meter. So dahil 1 meter, yung inangat natin galing doon sa ating elevation, sa top finish ng tiles natin. And then next step na gagawin natin mga boss, lalagyan lang natin yan ng tanse, pako, concrete nail doon sa sulok, sa tapat ng ating pinaglevelan. So magkabila, ayan. And then, lalagyan natin ng tanse. So itong tanse na to mga boss, syempre make sure nakatama doon sa top finish natin. So bali 211 cm na itong tanse na to mga boss. And then, doon naman sa hamba mga boss, so balikan natin to. So ito, may tanse rin tayong nilagay dito. So 211 din mga boss itong ating tanse na inilagay dito sa may hamba. So ngayon bali mga boss, yung layout naman ng tiles natin hanggang dito lamang sa may basyada. So ayan, hindi natin pwedeng ilampas yan doon. Dahil kung mapapansin nyo mga boss, ito labas. So maaaring pumasok yung ulan kapag itong pinto o yung tiles natin inilampas natin doon. Dahil mapapasok yan ang ampiyas ng ulan or ng ambon. So kaya hanggang doon lang tayo mga bossing. So ayan. And then next step naman mga boss, so ito na. Kailangan natin mag-eskwala. So para makita natin yung takbo at layout ng ating tiles, kung ilan ang papasok sa ating area, kung okay ba yung magiging retaso. So bali itong ating tiles mga boss, nakasentro dito sa hamba. So ayan.
So bali, dalawa yung pag-center natin mga boss. Ano? So pwedeng ito kasing tiles na to, pwedeng dito manggaling sa pinakagitna, galing dito sa sentro, papunta doon yung tiles. And then ang ginawa naman natin mga boss, yung sentro ng tiles, sinentrohan natin yan. So bali ito, yung center nung pintuan natin, so 110 to, so 55 yan. And then tinama natin sa sentro. So kaya ganyan yung layout natin mga boss, dahil mas maganda yung magiging layout ng tiles natin. So kasi pag doon tayo nag-layout sa kabila, so dito manggagaling yung 60, papunta doon, so may matitira tayong ganun. So pangit mga boss, tingnan ano, so kakapusin yung tiles natin. And then, so ayan mga boss, iskwalahan natin yung gagamit tayo ng tansi. So itong tansi naman na to, ay dadali natin doon sa kabilang dulo kung saan naglagay tayo kanina ng tansi. So ito na mga boss yan. Ito yung tinamaan natin ng iskwala. So ngayon, nalagyan natin ng kahoy dyan dahil medyo makapal yung ating ano, setting. So ayan, so ayun na siya. And then, pag nakuha na natin, i-check lang natin mga boss yung mga retaso ng tiles ng ating area. So ngayon, naglagay tayo dito ng isang pirasong tiles. So bali yung pwesto ng tiles na to mga bossing, eh galing doon. So bali doon tayo mag-uumpisa ng buo ng tiles papunta dito. So pumasok dito, limang tiles. And then binatakan ko muna ng tansi yan mga boss papunta doon. So para ma-check ko yung mga retaso, kung okay ba. Baka mamaya nga, syempre mga boss, iniiwasan natin yung retasong kapiranggot. So sayang yung ating tiles. And then kung mapapansin niyo mga boss, yung ibang tiles, tiles setter o yung layout ng tiles natin, dito nang gagaling sa hagdanan. Dito sila kumukuha ng sentro. So ayan mga bossing. So ngayon, ang problema natin mga boss, pag dito tayo kumuha ng sentro, magkakaroon tayo ng retaso doon na kapiranggot. So yun nga sinasabi ko, pangit tingnan. And then mga boss, eto naman, ang ilalagay natin dyan is kahoy. So kaya wala tayong magiging problema dito. So maliban na lang, kung tiles din yung ilalagay natin dyan at may yukat na kailangan bumaba dyan, so kailangan dito tayo kumuha ng layout sa hagdanan. Kung tiles yung gagamitin natin, dito, nakasing sukat niyan. Pero kung malalapad na tiles yan, mahaba ang tiles, walang problema mga bossing yan. So okay lang na kahit medyo mawala sa sentro itong yukat ng hagdanan para maging mas maganda yung latag ng ating tiles. At isa pang problema natin mga bossing, so pag nasinentro natin to, doon naman magkakaroon tayo ng retasong kapiranggot. So magiging alangan yung ating tiles doon. So papangit yung layout natin mga bossing. Ano? Dahil pag ganitong malalapad na tiles, mas maganda malapad yung retaso. Nang sa ganun, kung may diferensya man yung bahay, wala man sa eskwala yan, hindi yan masyadong halata na hindi eskwalado yung bahay natin. And then so yan mga boss, yung ating layout ng ating tile. So ganun lamang kabilis yung pag-layout yan mga bossing. So kailangan nyo lang gawin, kailangan kumuha ng elevation galing sa hamba. And then i-level yung elevation na nakuha ninyo natin. And then pagkatapos, mag-i-eskwala tayo ng ating tiles. At pag-aaralan natin mabuti yung mga retaso napapasok sa bawat area nitong ating floor at kung ano man yung inilayout natin na tile. So ganun lamang ka basic mga boss ang paglayout. And then ngayon naman next na gagawin natin, so ipakikita naman natin sa inyo yung preparation ng paglalatag ng ating setting ng ating sun base.